Samantala sa mga mamimili dyan, lalo na po't malapit na ang magpasko. Nagsisimula na umanong tumaas ang presyo ng mga Noche Buena items, pero kasabay nito ay ang magandang balitang ibibigay na ngayong buwan ang aumento sa sahod. Kung magkano yung aumento sa sahod na yan at kung magkano ang itinaas ng presyo ng mga bilihin, alamin po natin sa report ni Mavel Arrive. Nakaambang tumaas ang presyo ng mga paboritong handa sa Noche Buena. Ito ang pahiwatig ng Department of Trade and Industry kasunod ng abiso ng manufacturers ng Noche Buena items na magtataas sila ng presyo. Ayon kay DTI Undersecretary Ted Pascua, humirit ang mga manufacturer ng taas presyo sa condensed milk, evaporated milk at cream na ginagamit sa salad, bunga ng pagtaas din ng presyo ng skim milk, tin can, label at currency rates. Napag-alaman sa DTI ang nakaumang nataas presyo sa paborito ng publiko na Noche Buena items, kasabay ng pagtaas naman ng presyo ng gasolina, diesel at kerosene ngayong Martes. Samantala, ipinaalala ng Department of Labor na epektibo na ngayong Oktubre ang 21 piso na dagdag sa arawang sweldo ng mga manggagawa sa Metro Manila. Galing kay Labor Secretary Silvestre Bello III ang paalala sa employers. Ayon kay Bello, simula sa Webes ay paiirali na ang wage adjustment na inaprubahan ng Regional Tripartite Wage Board sa National Capital Region. Ito yung inabas ng araw ng ating tripartite, regional tripartite wage board. At naging effective na nga itong October 5. Yung wage adjustment ang tawag dyan, ka-Henry. Wage adjustment ng by 21 pesos. Para sa MBC Network News, Mavel Arrive, DZRH News, naglilingkod sa pagbabalik. I-like po ang page ng DZRH News Television para updated at i-share ang trending news na balitang ito para mas marami ang makabalita. At mag-comment para alam namin ang opinion mo.